Welcome to your Pisobility Tips for the Week. Ipapaalala natin ngayon ang isa sa pinaka-importante na activity in managing your personal finances. Ito ay ang pag-iipon o ang pagkakaroon ng savings. Savings ay yung bahagi ng kita ninyo, empleyado o negosyante man kayo, bahagi ng inyong kita or income na hindi nyo ginagastos sa kasalukuyang gastusin. Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap, kailangan merong ipon. Merong mga unexpected events, both positive and negative. Nandyan yung may biglang masisira sa bahay, sa inyong sasakyan, biglang may big project pala sa school ang inyong anak, bigla ang lakad, yung kinuha kayong ninong o ninang, may humingi ng tulong na malapit na kamag-anak or magkasakit, wag naman sana, o lalo na may kalamdad. Dapat merong savings para merong mabubudot. Kapag dumating ang mga unexpected events, kung walang savings, it can be a big financial burden na inyong dadalhin, hindi lang sa isang araw, baka sa mas matagal na panahon. Nag-iipon din para may bilhin na mamahalin na bagay na mas mataas sa inyong pera na pumapasok buwan-buwan. Ito rin ay dahilan kaya nag-iipon. Magkano dapat ang naiipon? Para masabi na financially secure ang isang pamilya o tahanan, dapat ay meron silang hanggang 6 na buwan na katumbas na gastusin na naipon. Halimbawa, ang may gastusin buwan-buwan na 20,000 pesos, dapat sila ay may ipon na 120,000 pesos para masabi na sila ay financially secure. Paano nyo ito makukuha? Sinasabi marami na at least 10% to 20% ng inyong kinikita buwan-buwan ay naiipon or naitatabi hanggat maaabot nyo itong 6-month target. Gawing kaugalian na sundin ang tamang savings equation. Malamang sa ating mga magulang, nakalakihan nila at naituro sa atin ang savings equation na income minus expenses equals savings. Ibig sabihin, kapag pumasok ang sweldo o kita, huwag sana masyado gumastos para kung may matira ay merong savings. Sa kasalukuyan, malamang ay hindi na ito totoo. Lalo na makikita natin na ang savings ay naging o ginawang resulta kung may matitira. Ibig sabihin, pag pumasok ang pera at kaunti ang gastusin, merong matitira, kaya may savings. Kung walang natira, walang savings. So mali, dahil resulta lang ang savings. Kailangan ng savings ay maging desisyon. Ang tamang savings equation ay income less savings equals expenses. Pagpasok ng pera, sweldo o kita, magdesisyon na agad. Magkano ang inyong iipunin at yung matitira, yan ang ipagkakasya sa gastusin. Lalong huwag niyong gawin ang equation na expenses minus income equals utang. Ibig sabihin, mas malaki ang gastusin sa pumasok na pera, sweldo o kita, kaya ang resulta ay utang. Ang gastusin ay kontrolado ng individual. Ang mga unexpected o hindi inaasahan ng mga gastusin dapat ay may savings para dito kukuha, hindi uutang. Paano madadagdagan ang inyong ipon? Una, dapat meron kayong budget na sinusunod. Paano ba mag-budget? Simple lang, ibawas muna ang pinagdesisyonan na ipon, 10% or 20% ba ang inyong kinikita, itabi na agad. Sa 80% lamang ng inyong kinikita ang ipagkasya sa gastusin. Kapag hindi kaya or kulang ang kinikita sa inyong gastusin, simple, bawasan ang gastusin. Hindi babawasan ang ipon, bawasan ang gastusin. So dapat may budget, gastusin ay limitado sa 80% ng inyong pumapasok na kita para madagdagan ang ipon o savings. Kung may mga windfall, or biglaan or hindi inaasahang pasok ng pera, minsan meron yan. Hindi lang madalas. Pero kung nagkakaroon, hindi yan pandagdag gastusin. Pandagdag yan sa ipon. Ang mga barya-barya na nakakalat, ang alkansya ay mainam pa rin. Sa isang ordinaryong pamilya, hindi imposible na makaipon ng 5 to 10,000 pesos sa isang taon sa pagtatabi lang ng mga barya. Nangyayari yan sa aming pamilya. Ilang beses na kayo na problema dahil kailangan nyo or kulang kayo ng 5,000, 8,000, or 10,000 pesos. Barya lang po. Paano pa makakadagdag ng ipon? Practice nyo ang Buy Nothing Week. Buy, B-U-Y.
Ito yung sa isang linggo, talagang wala kayong bibilhin na luho, luxury, or want items, or bisyo. Kapag nakaya nyo minsan ang buy nothing week, subok-subukan nyo paulit-ulit. Malay nyo, maging regular na hindi kayo madalas bumili ng luho, luxury, or want items, lalo na ng bisyo. Umiwas sa mall or sa mga lugar na mapapagastos. Bawasan ang pagkain sa labas. Matuto na kumain sa bahay. Sana nga matuto at matanggap magbaon ng pagkain sa eskwela o miski na sa trabaho. Malaki ang tulong nito para makatipid. Ano-ano ang mga dapat pag-ipunan? Una, nasabi na natin ang emergency or reserve fund. Dapat mga 6 na buwan na gastusin. Meron kayo na emergency or reserve fund. Ang 6-month emergency or reserve fund ay dapat nasa time deposit para madali nyong ma-withdraw kung may emergency. Kung mawalan ng trabaho, kung hindi makatrabaho, walang kita, etc. Maaaring kumuha sa emergency or reserve fund. Sunod na dapat pag-iipunan ay ang protection or insurance. Buti nga ngayon magaganda na ang mga produkto ng insurance companies. May protection ka na, ibig sabihin, may maiiwan sa pamilya mo kung ikaw kukunin ni Lord or maski na hindi si Lord ang kumuha sa inyo. Tapos may protection o pera kung magkakaroon ng malubhang sakit. Kung ikaw ay umabot sa retirement or senior age, ay may malaking halaga kapapandagdag sa retirement fund ninyo. Dapat din pag-ipunan, paghandaan ang inyong retirement. Marami pa na dapat pag-ipunan at paghandaan. Inaasahan at hindi inaasahan na gastusin. Nandyan ang pang-edukasyon ng mga anak, pang down payment sa bahay o sasakyan ng inyong bibilin o huhulugan. Ang mga luho, pagbabakasyon o biyahe, mga gadgets at iba pang legal at hindi immoral na mga nais natin sa buhay, lahat yan dapat pinag-iipunan. So muli, ang ipon ay desisyon, hindi resulta. Have a budget. Budget na mas maliit na gastusin kaysa sa inyong kinikita. And of course, stick to your budget. Income minus savings equals expenses. 10% to 20% ng inyong kita o sweldo ay dapat naiipon. Unang pag-iipunan, 6 months emergency fund or cash reserves. Ilagay ang emergency fund o cash reserves sa time deposit. Pag-ipunan at kumuha ng protection or insurance, variable life insurance. May pera na para sa maiiwan kung papanaw, may pera para sa karamdaman, may pera pandagdag sa retirement. Ang mga iba't ibang bagay pa na pag-iipunan depende sa iba't ibang sitwasyon. Pang-edukasyon, pang-down payment sa bahay o kotse, bakasyon at marami pang iba. Simply, savings is a must. At yan mga kaibigan ang ating Pisobility Tips sa linggong ito. Sana meron kayong napulot at natutunan para sa inyong gabay sa inyong buhay pinansyal.